Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa araw ng Sabado sa ika-apat na linggo sa paghahanda sa Kwaresma. Ang mamumuno sa ating banal na pagdiriwang ay si Reverend Father Joel Villaruel kasama ang ating si Reverend Father John Zachary Hagisa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain niyong lahat. At sumain niyo rin. Magsiupo na po, Anak. Ang magpasalamat sa Panginoon Diyos ay mabuting bagay. Umawit na lagi, purihin ang galang kataas-taasan. Pag-ibig niyang wakas ay dapat ihayag, kumbukang liwayway. Pagsapit ng gabi, ang katapatan niya ay ihayag din naman. Ito'y ipahayag sa salyo ng alpat at gugding salterio. Sa magadang himig ng tugtuging liray, ipahayag ito. Ako'y nagagalak sa iyong ginawa na kahanga-hanga. Sa lahat ng ito, ako'y umaawit dahilan sa tuwa. O pagkadakila, kay dakila Panginoon ng iyong ginawa, ang iyong isipan ay sadyang mahirap naming maunawa. Sa pahat na isip, ang bagay na ito ay di nalalaman. Hindi malilirip ni maunawa ng sinamang mangmang. Ang mga masama, kahit na dumami, sila may umunlad. Yamang sasapitin nila at ahantungan ay pagkapahamak. Sapagkat ikaw lang, Panginoon, ang dakila at walang makatulad. Nababatid namin, lilipulin mo lahat ang iyong kaaway at lahat ng taong masama ang gawa ay mapipilan. Ako'y ginawa mong sinakas ng toro mailap sa gubat. Ako'y pinagpalat pawang kagalakan yaong dinaranas. Aking nasaksihan yaong pagkalupig ng aking kaaway. Pati pananaghoy ng mga masamay aking napakinggan. Katulad ng palma ang taong matuwid, tatatag ang buhay. Parang mga sedro, kahoy sa Libano, lalagong mainam. Parang punong kahoy na doon natanim sa tahanan ng Diyos. Sa banal na templo, ito ay lalago na nakalulugod. Tuloy ang pagbunga kahit na ang punong ito ay tumanda. Lunti at matataag at ang dahon nito ay laging sariwa. Ito'y patotoo na ang Panginoon ay tunay na matuwid. Siya kung sanggalang, matatag na batong walang bahid dumis. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aawit kami lagi ng papuri sa ngalan mo kataas-taasan at awa mo'y ihahayag sa pagbubukang liwayway. Lilika ako sa inyo ng bagong puso at hihinahan ko kayo ng bagong espiritu. Titipunin ko kayo mula sa iba't ibang bansa upang ibalik sa inyong bayan.
Wiwisikan ko kayo ng tubig na dalisay upang kayo'y luminis. Aalisin ko rin ang naging mantsa ninyo dahil sa inyong mga Diyos-Diyosan. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuway ninyong puso ay gagawin kong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang maklakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Ititira ko kayo sa lupaing ibinigay ko sa inyong mga ninuno. Kayo ay magiging bayan ko at ako ang inyong Diyos. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at pagpasawalang hanggan. Amen. Lilikha ako sa inyo ng bagong puso at hihingan ko kayo ng bagong Espiritu. Pupurihin kang lagi ng mga sanggol at bata. Ikaw, O Panginoon, Panginoon namin, laganap sa lupa ang iyong luningin at hanggang sa langit laging pupurihin. Aawit ang lagi niyong mga bata na wala pang malay at sariling diwa. Matibay na muog, ikaw ay naghanda laban sa kaaway, kalabang masama. Ang likha mong langit kung aking pagmasdan, pati mga tala, bituin at buwan. Ano nga ang tao kung iyong aalalahanin? Ay ano nga siya na sukat mong kalingain? Nilikha mo siya na halos kapantay ng iyong lumingin at kadakilaan. Pinamahala mo sa buong daigdig, sa lahat ng bagay, malaki't maliit. Mga baka tupa, hayop na bamangis, at lahat ng ibong nasa himpapawid, ay maging sa isda sa ilalim ng tubig. Sa buong daigdig, ikaw, Panginoon namin, ang banal mong ngalan ay dadakilain. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at pagpasawalang hanggan. Amen. Pupurihin ka lagi ng mga sanggol at bata. Magsitayo. Magsitayo na po ang lahat. Tayo. Ama naming makapangyarihan, kami tugunin mo sa aming kahilingan. Ngayong si San Pedro Kalungsod ay aming ginugunita upang kami mga nagdiriwang na pagpaparangal sa Kanya ay makasunod sa Kanyang katatagan sa pananampalataya. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo. Ikaw ang maghiganti sa mga taong ito. Ipinauubaya ko po sa iyo ang aking gawain. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Panginoong aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Panginoon aking Diyos, sa iyo ko natagpuan, yaong aking minimithi at hangad na kaligtasan. Iligtas mo sana ako sa pag-usig ng kaaway. Tinutugis nila ako, hindi sila naglulubay. Panginoong aking kapag, Diyos. Kapag ako ay inabot, sila'y leon ang katulad. Tatangayin nila ako sa malayo itatakas. At kung ito ang mangyari, pihong walang magliligtas. Dudurugin nila ako, lulurayin walang habag. Panginoong aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Humatol ka sa panig ko,
yamang ako'y di masama, pigilin ang di matuwid sa kanilang mga gawa. Yaon namang mabubuti ay bigyan ng gantimpala, yamang ikaw, Panginoon, ay ang Diyos na dakila, at sa'yo ay dilingid ang laman ng puso't diwa. Panginoong aking Diyos, pag-asa ko sa'yo ay lubos. Ikaw rin po, Panginoon, ang sa akin nag-iingat. Ang lahat ng masunurin sa iyo ay naliligtas. Ikaw ang Diyos na matuwid, isang hukom na matapat, laging handang magparusa sa sinumang gaway linsad. Panginoong aking Diyos, pag-asa ko sa iyo ay lubos. Tumayo na po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga nakarinig kay Jesus ang nagsabi, "Tunay ngang ito ang propetang hinihintay natin. Ito nga ang Mesiyas," sabi ng iba. Ngunit sumagot naman ang iba pa, "Maaari bang magmula sa Galilea ang Mesiyas? Hindi ba sinabi ng kasulatan na magmumula ang Mesiyas sa lipi ni David at sa Bethlehem na bayan ni David, ipanganganak? Magkakaiba ang palagay ng mga tao tungkol sa kanya. Ibig ng ilan, nadakpin siya, ngunit wala namang nangahas humuli sa kanya. Ang mga kawal na bantay sa templo ay nagbalik sa mga punong saserdote at sa mga Pariseo. Bakit hindi ninyo siya dinala rito?" Tanong nila sa mga bantay. Sumagot sila, "Wala pa pong nagsalita ng gaya niya. Kayo man ba'y nalinlang din?" Tanong ng mga Pariseo, "Mayroon bang pinuno o Pariseyong naniniwala sa kanya?" "Wala, mga tao lamang na walang nalalaman sa kautusan ang naniniwala sa kanya, mga sinumpa." Isa sa mga naroon ay si Nicodemo na nagsadya kay Jesus noong una. Tinanong niya sila, "Labag sa ating kautusan na hatulan ang isang tao ng di mamna nililitis at inaalam kung ano ang kanyang ginawa. Hindi ba?" Sumagot sila, "Ikaw ba'y taga-Galilea rin? Liksik ka't makikita mo na walang propetang magmumula sa Galilea." At umuwi na ang bawat isa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po. Kumusta po kayo? Buti naman. Yung katabi niyo, mabuti ba? Ngumingiti, buhay na buhay, masaya, gutom, nauuhaw. Kulang po kami ngayon. Wala po ang tatay namin. Yung tatay namin sumama sa mga apo niya. So ipagdasal natin ngayon yung mga
youth natin, mayroon silang lakbay dasal, no? Lakbay dasal. At tuloy lang sana ang kanilang pagdadasal para sa ikabubuti ng ating bansa. No? Tayo, anong ginagawa natin ngayon? Upo dasal. Upo dasal, upo tayo, nagdadasal. Mga kapatid, may kantang alam ninyo. Amazing Grace, how sweet the sound that tinitingnan ko si Father Isaac, akala ko kukunin niya yung microphone at kumanta. Kasi alam po ninyo, kagabi po nag-practice na po siya. Kanta po siya ng kanta kagabi. No? Talagang ininggit niya kami sa kanyang tinig, sa kanyang boses. Kung akala po ninyo, ako yung singer. No? Akala ninyo, ako yung singing priest dito sa Tondo. Hindi nyo pa naririnig si Father Zach na kumanta. Oh. Ayaw po niyang ibigay sa amin ang microphone kagabi. Kasi inayos nila yung microphone sa taas, yung video kay namin sa taas. Kaya katapos ng ano, ng Stations of the Cross, pag-akyat ko doon, kumakanta sila. Sino may hawak ng microphone? Si Father Zach. At habang siya'y kumakanta, kinikindat-kindatan pa niya ako. Sabi ko, iniinggit talaga ako ng taong to. Ng paring to. Ganun. And that is something amazing. Di po ba? Something amazing. Yung bang maraming beses sa buhay natin, na-amaze tayo, nasusurpresa tayo, dahil yan ang Diyos sa buhay natin. Lagi siyang may sorpresa sa atin. At kagabi, that was a surprise for me. Kaya nga, sabi ng isang author na ang title ng kanyang sulat ay That's God. Yan ang Diyos. Paano nangyayari sa atin yun? May mga bagay na hindi natin ini-expect sa buhay. Hindi natin nakalain na mangyayari sa atin. Tapos bigla na lang may mangyari. What's it? That's God. Yun bang wala kang hinihintay? Akala mo patay na ang utang na yun. No? Ilang taon nang lumipas, hindi nababayaran ang utang na yun. Tapos bigla na lang, may narinig ka na, oy kumare, oy kumpadre, bukas po, babayaran ko yung utang ko. Di ba? Pagka-receive mo ng news na yan, parang ayaw mo pang paniwalaan, di ba? Gusto mo yung, kita mo talaga yung pera, mahawakan mo yung pera. Ipag nahawakan mo na, anong feeling mo? Di ba? Sabihin mo, that's God. It's a miracle. Nangyayari ito. Kaya kagabi, ganyan din yung feeling ko kagabi. Nakita ko si Father Zach with all confidence, no, na kumakanta. Mga kanta pa ni Eric Santos na hindi ko nga alam. Hindi ko alam mga kanta. Kinakanta niya. Sabi ko, that's God. No, I'm surprised today. No, it's amazing. Hindi po ba mga kapatid? Sample nga. Para ma-amaze din kayo, di po ba? At masasabi, that's God. No? So marami po mga kapatid kay Kristo, maraming nangyayari sa buhay natin na nasusurpresa tayo. At yan, we can conclude it at we can say, I am amazed. That's God. No? That's God.
Yung nga lang kadalasan mga kapatid, hindi natin kinikilala. You do not acknowledge it as something coming from God. Kasi para sa ating kadalasan ay yung mga bagay na very sensational, yung napakalaking mga bagay, yun ay gawa ng Diyos. Pero hindi natin kinikilala yung mga maliliit na bagay sa buhay natin. No? Halimbawa, mabigyan ka lang ng smile. No? Pakitaan ka lang ng smile ng isang kaibigan mo, kapatid mo na halos hindi nag-smile. No? Tapos mag-smile sa'yo. That's God. Sa umaga, halimbawa, pagising mo sa umaga, yung asawa mo, bigla na lang titingin sa'yo, nakasmile, at sabihin sa'yo, good morning, love. Oh, good morning, mahal. That's God. Pagising mo pa lang sa umaga, buhay ka. Is it not something amazing? That's God. Yung bang, kadalasan may mga plano tayo sa buhay, bakit tayo nagpa-plano? Pa-plano para magbiyahe tayo next year, no? Pa-plano natin na ganito ang gagastusin natin sa ating mga anak. Pero, alam mo ba, nagigising ka ng buhay kinabukasan? Pero nagpa-plano ka pa rin. Why? That's God. Dahil may tiwala ka sa Kanya. That's God. So, ang daming nangyayari sa buhay natin, mga kapatid ko kay Kristo, na kailangan lang po nating kikilalanin. We just have to acknowledge the presence of God. We just have to acknowledge na ito'y gawa ng Diyos sa buhay natin. Dito sa ating ebanghelyo, nakita po natin na amazed sila, no? Yung mga sundalo na pinadala doon para hulihin si Jesus. Anong nangyari? Na-amaze sila sa mga salita ni Jesus. So sa halip na hulihin niya sila, nakinig sila sa Kanya. They were amazed by His person. They were amazed by His words. They were amazed in this Jesus Christ na sana nga ay huhulihin nila. Na para nga sa kanila, huhulihin, di masamang tao. Pero hindi naman pala ganito kasama ito. No? Di ba kahapon, sinabi ko sa inyo, no? Na don't be judgmental. Dahil hindi mo naman talaga kilala ang kabuuan ng isang tao. Yung example ko yung tatlong bulag, no? Na nakita nilang elepante, hindi pala nakita. No? Gusto nilang makilala kung anong elepante. Para sa inyo na wala dito kahapon, uulitin ko po. So, yung isang bulag lumapit sa elepante, hinawakan yung buntot ng elepante at ang sabi niya, ah, alam ko na kung ano yung elepante. Ang elepante ay parang isang ahas na malaki. Buntot kasi hinahawakan. Tapos, gusto niyang kumbinsin yung mga kasama, no? Is parang isang ahas nga ito. Lumapit yung isa, ayaw maniwala. Sige nga, hawakan ko rin. Nang lumapit yung isang bulag, another bulag, nahawakan naman yung katawan ng elepante. Tapos, anong sabi niya? Oh, sinungaling ka pala. Sabi mo, ahas. Elepante pala, parang isang napaka-laking dingding. No? Napaka-laking dingding. Hindi naman siya parang ahas, ah. Hindi, ahas, eh. Doon, nahawakan din niya yung buntot, nag-ano silang dalawa. Tapos yung isa sabi, sige nga, ako nga, hawakan ko nga, tingnan ko kung sino nagsinungaling sa inyo, sino nagsabi ng totoo. Hinawakan niya yung elepante at sabi niya, dalawa kayo, puro kayo sinungaling. Ang totoo, ang elepante parang isang pamaypay. Dahil hawakan niya ang tenga. No? So tatlo sila nagtalo-talo dahil para sa kanila, sila ang tama. Wala namang mali sa kanila. No? Yun lang, isang reality lang ang nakita nila. Isang side lang ang nakita nila. Hindi sila na-amaze dahil hindi nila talaga alam at kilala ang kabuuan. Kaya nga, don't be judgmental. Dahil hindi mo talaga kilala ang isang tao.
Hindi mo pwedeng sabihin na ganito ka, ganyan ka, you condemn the person, binabaliwala mo na yung isang tao dahil akala mo iyan na siya. Hindi pala. Dahil hindi mo siya buong-buo na kilala. Kaya mga kapatid, we should be amazed by the grace of God dahil ang grasya ng Diyos ay laging nasa atin po. Hindi siya kilala, tunay ng mga tao. Kinondemn na siya, kinundin na siya, huhulihin na siya, pero pala nakaka-amaze pa rin. May nanggagawa pa rin siya dahil hindi nila alam ang side na iyan. And that is a lesson also for all of us. Let us be amazed by the grace of God. Let us be amazed by the works of God through our brothers and sisters. Bawat isa sa atin po ay gawa ng Diyos, ay nilikha ng Diyos. Sana ma-amaze tayo sa bawat isa. Amen. Tumayo na po ang lahat. Habang inaalala natin ang hindi pagtanggap sa tagapagligtas na nagpakasakit para sa ating kapakanan, hilingin natin ang pananampalataya ng isang Aba upang maihatid natin sa iba ang mensahe ni Kristo sa pamamagitan ng ating mga salita at gawa. Sa bawat panalangin po ating itutugon, Ikaw ang aming lakas, O Panginoon. Ikaw ang aming lakas, O Panginoon. Ang mga makapangyarihan, naway patnubayan ng Espiritu ng pananampalataya, manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang aming lakas, O Panginoon. Ang mga nagpapalaganap ng mensahe ng Ebanghelyo sa lahat ng dako, naway pagkalooban ng tapang, manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang aming lakas, O Panginoon. Ang mayayamang bansa, naway maging bukas palad sa pagtulong sa mga mahihirap na bansa, manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang aming lakas, O Panginoon. Ang mga may sakit, mga bilanggo, mga matatanda, at mga may kapansanan, naway palakasin ng mga nakapagpapaginhawang salita ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang aming lakas, O Panginoon. Ang mga namayapang tapat sa Panginoon, naway magtamasa ng ipinangakong kapayapaang walang hanggan, manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang aming lakas, O Panginoon. Ama ng lahat, isinugo mang iyong bugtong na anak upang kami higit na ilapit sa iyo. Patnubayan mo kami sa aming misyon na palaganapin ang aming pananampalataya sa buong mundo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Umupo po ang lahat. Thank you.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakabanalin mo at basbasan ang mga alay na nakahanda upang paalabin ito ang aming diwa sa ningas ng pag-ibig mo na nagdulot ng tagumpay sa pagpapakasakit ni San Pedro Calungsod. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami ibubuti, isinugo mo sa Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apit-dukha ay kanyang damayan. Ngayon na iyong inihahandog, ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod, upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad, at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na magkasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, nakabiyak na puso niyang si San Jose. Kaisa na mga apostol at ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo. Sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri, ay sa'yo, Diyos Ama, makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sa pag-ibig ang alam mo, mapasa.
Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapalain. Thank you.
Tumayo na po lang. Kung nais ninyo maging tunay na anak na iyong amang nasa langit, dapat ninyong ipanalangin ang sa inyo ay uusi at ang mga nagwika laban sa inyo na lahat ng puri ng kasamaan, wika ng Panginoon ang mahal. Purihin ang Panginoon Diyos ng Israel, sapagkat nilinap niya at pinalaya ang kanyang bayan, at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa dipin ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noon na naililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat na napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na nakahahabagan ang ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang bitaw niya sa ating amang si Abraham. Naililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot makasama sa kanya at maging banal at matuwid sa kanyang paningin habang tayo'y tatawag ng propeta ng kataas-taasan sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daraanan at ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lumahang mabagi ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan at pagawain tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa mga sana sa Espiritu Santo kapara ng unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kung nais ninyo maging tunay na anak ng inyong ama na sa langit, dapat ninyong ipanalangin ang sa inyo'y uusi at ang mga nagbibika laban sa inyo ng lahat ng uri ng kasamaan, wika ng Panginoong Mahal. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay makapagdulot nawa sa amin ang katatagan na nagkaloob ng katapatan sa paglilingkod at tagumpay sa pagtitiis ng pagsubok sa iyong martir na si San Pedro Calungsod sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Salve Regina, Mater Misericordiae, Ita Dulcedo, et Spes Nostra Salve, A Te Clamamus, et Sui Spiritui Neve, A Te Suspiramus, Gene. Deus, que gloriosa virgem, Maria, Maria, corpo, se está animando.
O Diyos na Pilipinas, kung pinagmereto, Espiritu Santo, kaperante, preparasti, dahil gusto mo nyo sa nilaita mo, Espiritu Santo, 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 Santo, Espiritu 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 Santissime Genetis, tu esponsi questumus domi merits adjuvemu, ut quod possibilitas nostra ne obtinit, ius nobis disone donetu. Ecclesia tui questumus domi pres placatus admite, ut destructa adverbicitate, bis iroribus nebensis quotibis libertate. Omnipotens sempiterni Deus, salus tene credentium, et salus profamus tuis infirmis, procubus meris misericordia tui imploramus auxilium, ut editis sanitate dietarum tibi in ecclesia tui efferent actiones. Deus qui transtuisti patris nosus mare rubrum, et transmisiste aspera economiam laudem tui nomenis dicantantes, te supplicidicamus, et in navi famulus tuus sepulsis depresitatibus, portus semper optabili cor civili tranquillo tui iaris, per Christum Dominum nostrum. Amen. So patuloy lang po nating ipagdasal ang ating mga youth na ngayon ay naglalakbay habang nagdadasal. At tuloy din po tayo sa ating pagdadasal sa ating Lenten Recollection. Let us prepare ourselves for that, and let us pray also for one another. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.